Saan yun? Eh, sa Mindanao yun, sir. Sasama ka? Wala na ako, sir. Pagpipilian. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Dito pa tayo sa San Rafael, Bulacan, at dadalawin natin si Sir Ferdy Santos. Si Sir Ferdy ay isa sa balagay ko, siya na yung pinakamaraming episodes na nagawan ko dito sa agribusiness. Nag-umpisa yan way back yung mga lumang-lumang videos pa, na picture ko na siya dati. Tapos binalikan ko siya, gumawa tayo ng mga series about cabbage farming sa lowland. Ayan. So siya yung nagpauso ng cabbage farming sa lowland, at doon sa mga episodes na yun, marami ang natuto magtanim ng cabbage. So ito po yung dating farm, na ito yung farm kung saan tayo nagtatanim dati ng cabbage. So kung naalala nyo, one time finiture natin si Sir Ferdy na may sakit na siya nung after na siyang ma-stroke. So ito dati yung lupa na sobrang productive, na ang daming tanim. Yan po yung lugar na yan. Nakabakod na siya, hindi ko alam bakit may bakod na. Feeling ko baka binenta na ni sir itong property niya na to. Dito sa banda rito, andito yung matatanong natin maya-maya, yung kalamansihan niya, yung mga taniman niya ng guyabano. At dito rin sa part na to, siya nagtatanim ng okra. Ito na yan. Ito yung kalamansihan niya. Yan. So, private property, bawal pumasok, nakabakod siya. Feeling ko baka binenta na ni sir yung lupa na to. Opo, Sir Ferdy? Sir Ferds! Tao! Sir! Pwede pumasok? Kamusta ka na? Pwede ba tayong mag-video? Kamusta ka na? Nakakalakad ka ba? Sino kasama mo rito? Mag-isa ka lang? Sino kasama niya? Anak ko yan. Anak. Bunso. Yan yung lagi nagdadrive. Yes. Nakikita mo ko pala. Pasalubong. Para sa'yo ito. Wala yan. Dito na lang. Dito na. Ito. Ha? Isang linggo na dito. Hindi ko naman nakakain. O dito lang muna. Tara sir, dito tayo. Kaya mo ito ngayon. Dito tayo sa labas. Ano ka ng hangin na? May tsura ng damit ko. Okay lang yan. Ayos lang? Okay lang yan. Kaya mo tumaya? Kaya naman sir. Kaya pala sir, nag-iiyakin ako dahil kanya. Pabagsak na pala ako. Ha? Kaya pala nag-iiyakin ako. Oo. Oh. Pabagsak na pala ako.
Yung ano mo dun, sir, nakita namin nakabakod na, yung kalamansi. Oo, nabenta ko na yun. Ah, binenta mo na? Di ba yung repolyuhan doon din? Oo, pero bumili ako ng bago. Yung lupa ng nanay ko kasi binibenta ng mga kapatid niya. Mm-hmm. Ayun ang binili ko. Mm-hmm. Ito ang binenta mo? Kanina mo nabenta yan? Ang check yata ang makabili niya. Eh, parang nakabakod. Ilang hektare yung nandito? Ang dati? Tatlo yung tatlo. Hmm. Kaya? Kaya naman. Yan yung dalawang taong kong ano. Ano? Eh, sinong namamahala ng co-op ngayon? Wala na ako. Wala nang ano, wala nang negosyo. Wala na? Kailan mo nabenta yung lupa mo dyan? Matagal na? Last, ano na. Ano na din, after nung ma-stroke ko, nabenta na rin yun. Pero nagamit siya, mali din yung ibang mga ano. Yan, pinasok ko sa bangko. Oo. Hindi naman na, hindi ko rin nasubaybay yan. Inaubos? Hindi pa naman totally ubos kasi naibili ko nga din ang lupa eh. Bumili ako ng isang sasakyan na pambiyahe sana ng gulay. Mm. Eh, nandiyan na kaya. Stock lang din. Eh, nagtira sana ako ng ano, ng pang paggamot ko. Mm. Wala, nagastos din yan ang mga gastos eh. Eh, kung ano lang sabihin sa akin, yun na yun. Hindi ko napagandaan. Hindi ko na maalam na mamamatay ang asawa ko eh. Mm-hmm. Siya rin yung isa sa ano eh. Pabilis ng pagbagsak ko dahil tatlong buwan ako umiiyak. Walang araw-gabi. Nung namatay siya? Nung namatay siya eh. Hindi mo ba alam dati na mataas yung ano mo, yung blood pressure mo? Wala, hindi naman sir tumataas ng ano yung blood pressure ko. Hindi naman ganun kataas eh. Cholesterol lang tumaas sa akin. Cholesterol tsaka yung stress ang nakalabang ko. Depression. Ah, na-depress ka? Nagkaroon sa pangagkamatay niya. Noong time kasi na yun, bago ko ma-stroke, naging evaluator ako ng Region 3. Mm. Yun, nasama ako sa ilang probinsya to. 6, di ba? Mm. Lahat na yun eh, puro kainan ng pinupuntahan namin. De, kasi evaluate mo barangay. Mm-hmm. Gayak todo sila. Di mo maiwasang hindi kumain. Yung kasamahan mo dyan sa lamesa, nandyan si governor, si congressman, mayor. Siyempre, lalagyan ko sa plato. Wala ka naman hindi mo kainin. Yun. Doon tumaas ng todo yung cholesterol ko. Tapos pagdating ko ngayon, tutulog, iiyak lang. Kailangan ka pang mag-isa rito. May isang buwan pala ito. Yan ang naging katulong ko yan eh. Kasi nag-alaga sa akin. Ano po? Hello po. Kaya ka dito. Si ano yan, direct si Grace siya yung nag-alaga sa akin. Si Grace. Mm-hmm. Wala nung nagkasakit kayo? Hindi. Yung nabili ko dito maganda, buhay na buhay yung tubig niya. Mm-hmm. Kahit yun ang lahat dito sa tabi-tabi siya boy pa. Tapos malinaw na malinaw. May tubig. Saktong pamparnturismo. Bakit binenta ng nanay mo?
Yung mga kapatid niya ang nagbebenta. Kasi matatanda na silang lahat eh. Ayaw naman magsaka ng mga anak. Kaya napag-desisyon na ibenta na lang. Kasi ako na lang ang bibili. Kasi yung nanay ko ayaw talaga niya ibenta. Yung nanay mo ba buhay pa? Buhay pa pero hindi na rin nakakalakad. Nag-ano na rin. Matanda na kasi. Ang tatay mo? Namatay na yun bago mamatay yung asawa ko. Ay, after pa lang mamatay yung asawa ko. Sunod-sunod yung dagok sa akin. Ayun, kaya yung naisip ko, yun na lang ang biling ko. Kaysa sa kung ano biling ko. Hindi rin naman ako makapagpa-hospital noon dahil medyo panahon pa ng pandemic. Ayaw pa ng mga kapatid ko sa hospital. Kasi yung asawa ko nga, pinasok namin sa hospital, hindi na nakauwi, di ba? Hindi ka lang kahit anong mainom doon sa... Hindi na. Huwag na. Kakain lang na. Hindi na. Hindi na. Saktong panangalian na sa bukay na. Sabi ni Derek, kain na tayo. Magaling na. Nakakita kasi ako ng manggagamot. Hindi naman ako makapunta doon dahil... Saan? Sa may kawayan siya. Anong manggagamot? Nakapunta na ako one time. Albularyo? Parang ganun. Pero yung ano ng panggagamot niya, parang sa doktor ang pinag-aralan. Nagpatingin ka ba sa doktor? Laboratory. Pero yung iniinom mo yung binigay nila? Iniinom ko naman. Pagka yung nararamdaman ko, parang bato ko na lang ang sinisira ng binibigay nila. Intuan ko na. At ramdam ko na mamaga eh, binti ko eh. Ito eh. Mamaga ng kalahati na yan eh. Ay, wala man lang ako maramdaman pagbabago eh. Anong klaseng doktor yan? Cardiologist, sir. Cardio. Cardio sa heart yun, di ba? Pero yung pagka-stroke mo, sinong nagmi-maintain? Sinong doktor mo? Pero ano, cardio din siya. Meron kasi neurologist doon. Inirefer din niya ako doon sa kakay. Sabi niya, ituloy mo na lang si doktora. Parehas lang din eka ano namin. Nagkano mo nabenta yung farm mo dyan? 250 yun, sir. Per square meter, pero nausapan namin 250 per square meter. Common na stroke ako. Sila na lang nag-ayos nung naka-stroke na ako. Ang usapan namin 250 linis. Malinis. Malinis. Ay, nung na-stroke na ako eh. 250 eh, akin lahat ang gastos. Pati yung mga taxes. Pati taxes. So, kaya kaunti lang din ah. Bali 5 million na ag-uwi sa akin. Eh, naawa naman ako doon sa binilang ko dahil hindi rin naman tama yung bilihan namin noong unang binalikan ko siya ng pera. Ano? Yung unang nabilhan mo? Dati? Yung binilang ko dati. Kasi ano yun, yung dating nabilang ko, nakaposisyon lang siya doon. Position lang. Ngayon, nung lumalabas yung mga paniningil ng, ano tawag dito, ng amilyar. Eh, kumukonsehal ako nung araw. Sa akin dumaan yung mga sobre. Nung makita ko, pwede niyang applyan sa sa DAR. Pina-applyan ko sa kanya. So, ina-applyan naman niya. Ngayon, after 10 years, nagkaroon siya ng rights para ibenta. Pinayagan naman siya ng may-ari. Binenta niya sa akin. Eh, hindi ko naman nabayaran to sa kung magkano gusto. Basta ano lang, puro kuha lang siya ng kuha ng pera sa akin eh. Basta lumaki na nang lumaki. Tapos sinabi niya, sige, dagdagan mo na lang ako ng 200 sa'yo na yan. Tama yung pagkabili ko, pero yung proseso lang namin na parang, kumbaga para sa akin, kung ako ngayon bumagsak na, ayoko nang mga aragabyado ng tao. Binigyan mo siya ulit? Tinali ko ulit yung 1 million sa kanya. Bali, yung pinambili ko ng lupa, 2.7.
Tapos 2 point something din yung Travis na ano, sakyan. Tapos yung iba tinira ko nga sa akin. Ah, binenta mo rin yung sasakyan? Hindi, binili ko yun, sir. Yun ang binili ko. Bago? Bago. Kahit na may sakit ka na nun? May sakit na. Pangbiyahe nga ng gulay kasi nagre-renta pa kami ng gulay dun. Nang ano yun, nang... Asang madating sasakyan mo? Yung van. Ay nasa ano ngayon, sir, sa Mindoro. Pinapabiyahe ko dun yung paggastos ko ngayon. Kahit pa paano, nakakatulong. Nabibingan ka nila? Pinadadala na lang niya ako. Ito wala nang tanim to? Wala na. Bakante na yan? Bakante na yan. Ito mo sir, yung kalamansi ako doon, dyan baka'y dumaan na. Gubat na. Kasama yun doon sa nabenta mo? Kasama na yun. Bali kasi sir, 3 hectare yung akin doon. Di ba dati, nabanggit ko sa iyo, 6 hectare lahat yung ginagawa ko, pero hindi akin yung 3 hectare. Yung 3 hectares. Dahil katabi lang, ginagawa ko na lang dahil kaysa pagsugahan ng mga... Yun yung palay. Oh, yun yung palay yun. At saan naiwan yun doon? Oh, nandun na yun doon. Wala na rin. Wala na rin nag-asikaso. Wala na din eh. Kasi talaga, kita mo naman ang damo doon eh. Pag hindi mo talaga tututukan, hindi mo kakayanin. Hindi ka nakakalabas ng bahay, dito ka lang? Dito lang ako. Lalabas ako dyan lang sa labas na yan. Pero yung lalayo, kapit-bahay. Minsan, sinubukan ko sumakay sa four-wheel tractor. Nakasakay naman ako. Pero ang tanong ko, hanggang saan ba ako makararating pag sumakay ako doon? Baka mamaya, sa banda-banda pa rin, eh, doon ako masiraan, hindi ko naman kayang maglakad pa uwi. Minto ko na lang din dyan. Saktong-sakto na ubusan naman ang gas. Dyan sa pagpasok. Eh kung doon na ubusan yun, wala, doon na lang ako. Ayun lang mag-isa? Ako lang mag-isa. Gustong-gusto ko talagang lumabas eh. Sino nag-aasikaso nung lupang binili mo? Yung anak mo. Siya rin? Yung anak mo rin? Eh, yun nga, walang kutsar eh. Sabi niya, lugi daw siya ngayon ng 38,000 eh. Sa palay? Sa palay. Eh, yun na, kung ano yung sabihin niya, yun na lang, wala na akong magawa. Nakikita ko naman, inaasikaso niya dahil lagi siyang pumupunta doon eh. Talagang siguro na wala na yung swerte namin. So nalugi nga? Nalugi nga doon. Pero nung mga unang time na sila kanya, hindi kumita pa siya noon. Itong huli na lang. Buti hindi mo binibenta to. Ah, hindi ito sa iyo. Hindi ko na. Ito na yung ano ko eh. Ito na yung tahanan ko eh. Hindi na. Ayoko naman ng pagdating ng araw na bahay lang iwala ako. Kasi may mga anak din ako. Eh, yung kamag-anak mo dati na ano, yung pinuntan natin, yung nagtanim ng repolyo rin doon. Ah, si Tata Leet. Ayun, madalas kasama ko yun. Madalas ako pinupuntahan. Pinupuntahan ka rito? Eh, kaso hindi rin siya marunong mag-drive eh. Kaya problema din paano niya ako pupuntahan. Nagtatanim pa siya? Nagtatanim pa naman kaunti-unti. Tanim siya cabbage na nalunod. Nalunod? Nabaha. Sabi ko, eh, kabilin-bilin ako sa'yo pag tag-ulan. Itaas mo yung kama mo para hindi malulunod. Hindi raw niya akalaing tataas ng ganun kataas yung bae. Kako eh, kasama yan sa iniisip ng tao, yung ano yung dadating. Yung binili mong lupa ng nanay mo, palayan yan? Lahat palayan yan? Yung ano yata, yung isang porsyo, mga siguro kulang isang hektarya, palayan.
Pero yung kaluwang ang pasture land. Ah, okay. Pero maganda plano ko doon. Anong plano mo doon? Yung farm tourism na pwede. Pero may mga pispan siya. Kasi buhay na buhay yung tubig niya eh. Meron ako nahingi sa DA din. Mm. Na mini dam nasa itaas noon, doon nakalagay sa taas pa noon. Ah, nahingi mo yan? Nagawa na, hindi pa? Gawa na. Hindi nagamit na nila ngayon. Kaya dito, halos lahat ng nasa bandang ibaba namin, nakakapag third crop pa ngayon. Dati second crop lang, natutuyo sila ngayon, nagte-third crop pa. Dahil doon sa dam mo? Dahil doon sa dam. Ilan taong ka na bang na-stroke sa'yo? Magtatatlo na, sir. 3 years na? Dati, pakiramdam ko, kala ko hindi na ako makakatayo talaga eh. Wala eh, walang kalaban-laban eh. Eh pero ngayon medyo kahit papano, katsatsaga. Medyo nagkaroon ng puwersa. Pero yung pakiramdam ko na yun ang maga. Mm. Sigurado ko doktor ang kailangan nun eh. Oo. Di ala naman sinasabi yung doktor na barado eh kay utak mo eh. Kailangan na ikang mawala yung bibigyan ka ng gamot. Pampalabnaw lang. Wala na. Eh, maabot ang buwan, iniinom ko yung gamot eh, wala man akong nararamdam ang pagpabago. Pero nag-therapy ka? Dami kong, marami kong naging therapy, sir. Nung unang, mamahal pa nga. 700 daw isang ano, isang, kasi sinaservisan nila ako dito eh. Mm. 700, 600, may 900 pa nga eh. Magaling sana yung nasa Mindoro. Ang problema naman, nung pumunta kami doon, paalis na siya. Papunta ng Japan. Hmm. Meron nga sir, ako isang kaibigan na Muslim na tumawag sa akin, nagpapaturo eh. Na? Pagtatayim ng halaman. Oo. Sabi ko, sige, sama ako sa iyo. Hanap mo ko na isang bahay dyan na matitirang ko. Basta meron lang akong, ano, sabihin, may paliguan dyan, may palikuran. Okay na ako dyan. Saan yan? Sa Mindanao yun, sir. Sasama ka? Wala na ako, sir. Pagpipilian. Kakayanin mo ba yan na mag-apa, sir? Eh, bahala na, sir. Kasi meron time na talagang sumasarado yung isip ko eh. Saan mo nakilala yan, yung nasa Mindanao? Nakita lang din niya tayo, sir, sa ano. Yung noon pa. Pero alam niya na may sakit ka na? Alam niya. Nasa ano lang siya ngayon eh, sa may, ano nga to? Taytay. Pero naiano ko na sila, na isumiting ko na sila minsan. Mm. Marami ding, marami siyang hinahawakan na samahan. Dato siya eh. Aga-aga pa. Ha? Aga-aga pa. Maya ka na. Aalis na siya? Uwi na daw sila eh. Sinusuldoan mo? Hmm,
hindi sir, ano lang, may kung magkano lang mga ano, nag-aaral kasi mga anak niya eh. Tatlo anak niya nasa college eh. Nag-abroad yan eh, nung makita niyang may sakit ako eh, lagaan daw muna niya ako. Hindi na muna nag-abroad. Nanunod ka pa rin? Oo sir, nanunod pa rin ako. Nanunod pa rin? So maraming ano eh, maraming nagtetext sa akin. Pinapapasa yung mga video na ginawa natin. Ayun, pinapasa ko pa rin. Hanggang ngayon, may nanonood pa rin nung luma. Kaya lang, nadagdagan ang pinapanood ko ngayon. Yung mga stroke survivor yan, tinitingnan ko kung ano yung mga ginawa nilang technique. Saan yun? Yung mga stroke survivor na ano. Mga may maraming vlogger na ano. Nakatulong din. Ah, stroke survivor. Okay. Yung mga exercise nila, tinitingnan ko. Dinitingnan mo? Nakakatulong? Nakatulong. Saan regular ka magpa-doktor? Yung sir, sasabihin ako yung magdadrive papunta sa doktor eh. Para makalakad ka. Yun lang naman, makalakad ka lang naman. Oo, makalakad lang ako. Okay. Wala namang nabago doon sa isip ko, sir. Nabagal lang ako mag-isip ngayon pero alam ko pa rin naman kung ano yung tama at mali. Ito nagpapahirap sa akin eh. Bigat nitong. Bigat. Siya yung natatanggal ng balansi ko. Sabi ko nga ano, nagbiro ako eh. Putuli na lang kaya ako natin ito. Hindi rin. Buong ano yun? Kalahati ng katawan ko talaga yung ano yun. Naapektuhan ng... Tsaka isa nga sir, problema ko, naubos na rin yung pinabangko ko sa anak ko eh. Ito, sir. Ano sir? May tulong ko sa'yo. Christmas. Ito po, ito bigay po ni Ma'am Rona. Sa refer mo, pinaabot niya po. Mga subscribe din po natin. Gusto mo bang ano? Mag ano tayo sa mga natulungan mo dati? Ikaw naman tulungan nila. Hindi na siguro sir. Kasi na... Napakalaking tulong na dito sa akin. Gusto ko gumalikot naman. Dati ako tumutulong, ngayon ako tinutulungan. Hindi mo talaga masasabi ang panahon. No? Tayo magkita. Alimbah, hindi ko kayang gawin. Lahat ay napaka-imposible sa akin. Napaka-posible sa akin. Kahit na hindi kayang gawin, hindi kayang-kaya ko. Pero ngayon eh, pangkarariwan na lang hindi ko pa magawa. Paano ko, sir, tumakaganti sa iyo? No, hindi mo nung kailangan gumanti, sir. Alamay ka rin na itulong sa akin. Marami kang natulungan. Dahil sa mga videos natin. Ayun lang naman sir, ang hangarin natin makatulong. May dala akong isang kabang bigas. Hindi ko mabuhat. Ibaba natin, te. Ngata si Alan na. Si, oh, matawag ka ng ano, ng magbubuhat. Sa likod. Kaya minsan, sir, yun ang napagtatampo ko eh. Wala namang kako kung ginawa kundi tumulong, di ba? Hindi naman ako naging masamang tao.
bakit ako pa ang ganyan. Sana sir, hindi pa ito yung end. Oo naman. Pangit naman ang ending natin. Ba't yung ano? Saan yung lalagyan? Yung mangga mo namumunga pa, yung malalaki. Ano sir? Namumunga pa. Ang dami binunga nung nakaraan eh. At saan pa nakarating yung mga bunga niya? Naalala mo yung lumitas tayo ng mga kumatis na sir dyan? Dito sa likod. Hindi mo fantas mo. Anong laman niya ngayon? Wala? Wala. Ano, puro damo. Damo na lang. Pinabayaan naman. Pero makalakad lang ako, sir. Babalikan natin yan. Ano pa, ano? Ano, sir? Hindi na, hindi. Alis na rin ako. Sige, sir. Maraming salamat sa inyo. Yung mga, ano po, okay lang? Yung mga natulungan mo na sa agribusiness? Kung pwede ka rin na ng tulungan ngayon. Ikaw sir, kung umbra sa'yo eh. Nakita niyo naman si Sir Ferdy na ayun nga, wala naman siyang ginawa kundi tumulong na tumulong. So yung mga videos na ginawa natin, ang dami mo natulungan doon sir, diba? Yung si Sir Ferdy yung nagpauso nung lowland na cabbage. So yung mga videos namin na yan, maraming pumunta sa'yo dito. No, na nag-training sila rito, libre na, pakain mo pa, di ba? Madami yan, maraming natulungan si Sir Ferdy. So, kung mapanood nyo po yung video na to, I think it's about time na si Sir Ferdy rin, ibalik natin yung tulong na nagawa ni Sir Ferdy sa atin. So, sir, puro maraming salamat sa pasasabi ko. Yung mga gustong tumulong, pwede nyong i-message. Tapos, ibibigay ko yung way kung paano nyo may papaabot yung mga tulong mo kay Sir Ferdy. Ako naman, trustworthy. Lahat ng tulong na ibibigay nyo, sigurado makakarating kay Sir. Ano, Sir? Magpahinga ka na. Oo, oh, hindi mo na tayo nakapag-merienda. Hindi na. Dalawang kita ulit. Sige, Sir. Sige. Oo. Basta pag may mga dumating na mga tulong, idadaling ko sa iyo kaagad. Didirect ako sa iyo. Sige, sir. Magaling ka. Para tuloy-tuloy tayo makapagod. Oo. Mag-relax ka na. Mag-isipin yung ano. Alright. Sige po, salamat. Salamat po ng madami. Thank you, sir. Sir Ferdy yung ano. Pinakamaraming videos na nagawa ko sa agri. Sige, sir. Thank you, ha. Pagaling ka. Sige, sir. Salamat. Huwag mo na kami, ate. Aga na. Ate, tulungan mo si sir bumalik. Andito po tayo ngayon sa San Ildefonso, Bulacan, kina Sir Ferdy, sir. At tayo ngayon ay gagawa ng instructional video paano magtanim ng cabbage para sa lowland. After natin isabog yung seeds, didiligan natin siya. Mm-hmm. Pero ang pandilig natin dyan, hindi kailangan masyadong malakas. Kailangan mong pigain yung dulo ng hose, mm-hmm, para hindi tamaan o tumapon yung buto. So, sa 10 days, mm-hmm, alos malalapad na yung dahon niya. At kailangan mabrush siya o mahalo siya
Mm-mm. Tatlong araw hanggang limang araw. Limang araw. Pag sinabi mong brew, ano ibig sabihin nun, sir? Kumbaga, kinatas siya, kinatas. Kinatas na dermicas. Sir, ano po ang mga importante na kailangan bantayan sa stage na to ng halaman? So, dito po sa ganitong stage, kailangan pong tayo ay pumasyal-pasyal ng konti dun sa cabbage. Mm-mm. Para makita natin kung may... Ito, muna. May kagat siya ng insekto. Mm-hmm. So, dapat wala yan. Mm-hmm. Para mabili na maganda sa merkado. Mm-hmm. Medyo may kagat. At yan kasi ay organic nga, kaya mm-hmm. hindi natin maiiwasang hindi makagat. Mm-hmm. Sir, kailan lang yung ano, nung nag-denemo natin to, diba? So, okay. Ito for harvest na rin to? Oh, for harvest na rin yan. Yan yung nung nag-piling shooting natin dito. Mm-hmm. Ay, kami po ay kasi walang maisip na ano, kundi mag-farm. Susubok po kami. Gusto po namin organic. Kaya po kami nakarating dito. Ay, hindi po ako yung nagpa-farm dati? Hindi po. Pero ito pong anain ko, no, nagpa-farm. Nagpa-farm po kayo talaga. Pero ang market na organic ay medyo mas mabigat kaysa mag kami. Ito dati yung ano, productive, masigla na farm ni Sir Ferdy. Ngayon, ito na siya. Puro, ano na, puro damo na, wala nang tanim. Nalungkot po ako doon sa nakita nating sitwasyon ni Sir Ferdy ngayon. At, uulitin ko po yung mga marami rin natulungan si Sir Ferdy sa atin, no? Na maraming nakapanood sa kanya, maraming na-inspire sa kanya, maraming natutong mag-farming sa kanya. Sana po ano, kung mga paghatid din tayo ng tulong sa kanya ngayon pabalik, dahil kailangan niya yung tulong ninyo sa kanya. Kukontakin niyo lang po ako para may ibigay ko po yung mga detalye kung paano kayo makapagpadala sa kanya ng tulong. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.